So ito yung nagme-message sa akin, nagtitreat siya, nagbabanta. Naku naman, kahit sa Sukmid, marami ng mga addict na kriminal. Kawawa yung bansa natin, guys. Ako naman dito, guys, hindi naman ako makapolitiko. For the people lang ako. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Wala naman tayong nakitang pagbabago kasi. At dumadami pa yung mga masasama ngayon. O tingnan ninyo, yung mga comment ninyo, hindi ba yan kasamaan? Tapos papatayin mo yung vlogger, nag-spread lang ng katotohanan? Don't do that. You're so very hypocrite. Papatay ka ng matanda. Hindi naman ganito yung mukha ko eh. O, yan ang mukha ko. Tingnan ninyo. O, ayan. Hindi ka nahiya. Papatay ka ng matanda. Ah, nagsasabi lang ng katotohanan para sa bayan, para hindi tayo maloko ng ating mga politiko. Huwag nating kampihan yung mga politiko na walang ginagawa. Pinagtatawanan lang tayo. Alam nyo ba kung magkano yung taxes natin? Yung natatanggap nila? Trillion-trillion of money po yan. Galing po yan sa mga mahihirap. Pero wala tayong nakikitang pagbabago. Yung i-decrease ang ating mga necessity needs, hindi nga nagawa. Pinaka-basic lang yun. Habang yung mga tao nagugutom sa sobrang mahal ng mga bilihin, hindi ba kayo naawa at kinakampihan ninyo yung mga politiko? Naku, huwag naman ganun. Nakakaiyak naman tong bansa na to. Kung ganun kayo, wala na tayong freedom dito. Don't take it from us, yung freedom namin. Yung freedom natin. Alam ninyo, billion, trillion of money po yung hinahawakan ng ating government ngayon. Including all the taxes, all the permit. Ang daming taxes natin, kahit mamatay tayo, meron pa tayong taxes. Pinanganak tayo, meron tayong babayaran. Lahat, babayaran. At ang laki ng taxes. Yung mga kinakain ninyo, malaking taxes yan. Kaya nga nagmamahalan eh. Kasi ang laki ng taxes. Pero, tumatanggap yung Pangulo natin ng billion-billion of dollars. Yun po yung question natin, na saan po yung billion-billion of dollars? Bakit wala tayong nakikitang improvement? Basta-basta lang magbigay ng mga billion of money sa mga project, sa mga official niya. At wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ganon, ganon-ganon na lang. They are wasting our money. Tapos yung mga mahihirap na mamatay na sa gutom, wala kayong concern eh, wala kayong malasakit eh. You have no compassion to our people. Kaya ganun, dahil makapolitiko kayo. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun, guys. Kasi dito, marami talagang nagmi-message, marami talagang nagko-comment dyan na they are with me sa ating pinaglalaban na pagbabago sa Pilipinas. Napaka-hypocrite ninyo, you're so annoying to fight against us. You are with the politician, eh, it's not good to us. You're so very malicious. Malicious ba yun? You're so very vicious. You're so very savage. Hindi naman kayo animals, no? Hindi naman kayo demonyo, no? Ano bang nagawa ni BBM? Yung nagmamahalan every time. Hindi na makahinga yung mga kababayan natin. Yung bigas nga, hindi nga kayang i-decrease kahit itag 40 na lang. Ibalik yung kay digong na presyo. Every time nagmamahalan hanggang ngayon, umaabot na ng 70. Paano na yan? Paano na mabubuhay yung mga kababayan natin? Ang liit na ng sweldo. Hindi naman yan mga politiko na tumatanggap ng billion-billion of taxes. Tapos, mag-implement ng mga project, wala naman tayong nakikita, pero yung gasto, 100 billion of dollars. 100 billion of pesos. At yung nanalo sa loto, piniki pa. And that is the violation of our law. Tingnan ninyo, ano bang nagbago? Mas lalong madumi at lalong naghihirap. Very worse than Dilawan before. Dahil sinabi na nga, na bangag tong Pangulo natin, hindi natin alam kung bangag ba, makikita naman natin sa pumukha, kulubot naman, hindi naman siguro bangag yan, hindi ko alam, pero hindi naman nakikinig sa mga hinanaing ng mga Pilipino. Iwan ko kung anong nangyari. Travel lang ng travel, party lang ng party, no, sa ibang bansa, nakikiatin sa mga birthday party, sa mga wedding party, habang yung mga Pilipino ay namamatay na si gutom. Nanonood lang ng concert gamit yung mga public vehicles natin, chopper natin, people's money yun. Yung mga expenses, lahat. Lalo na yung mga travel expenses. Tingnan nyo guys ha, habang yung mga Pilipino nagugutom, nag-implement ng 10 billion travel expenses lang yun. Ano ang yung ginagawa sa ibang bansa? Nag-attend lang ng wedding party. Nag-party-party lang habang yung mga Pilipino na mamatay na sa gutom sa sobrang mahal. Yan ba yung mabuting pangulo? Yan ba yung mirong kompasyon? May malasakit sa bayan? Wala. Naglalabasan na nga yung lahat ng mga adik ngayon. O nandito na sa Sukmin, nagbabanta na.
ako. May nagawa ba i-prevent yung crime para protektahan yung mga inosenteng mga kababayan? Araw-araw po may namamatay. Hindi niyo nabalitaan yan kasi hindi nakikinig. At hindi niyo alam na mas mura noon kasi hindi kayo lumalabas. Di ba ka natukhang kayo o hindi kayo kumakain ng bigas? Dahil maraming ayuda. Ang laking pagbabago guys sa panahon ngayon. Yung ID ko hindi pa nakuha. Yung national ID. Yan po yung nagawa ni Digong. Isa din yun. Yung mga passport natin naging 10 years. Yun ang mabuting ginagawa ng ating Pangulo. Hindi ako makadigong ha, pero nakikita ko panahon ni Digong. Napaka-organized at napakalinis at napaka-peaceful. At walang nangyayaring ganito na maraming mga magnanakaw, maraming adik sa labas at namimiktima ng mga inusinting tao. At pati dito sa Sukmid, nandito na, nagbabanta.